minsan natin napanood sa pelikula at telebisyon ang pang-aalipusta kay Bakekang. Yan yata ang pinakapangit na beses na nakilala ko, pare. Captain Barbell! At ang pamamayagpag sa himpapawid ni Captain Barbell. Pero bago pa man sila pumatok sa pelikula at telebisyon, sumikat muna ang mga ito sa comics. 1963 nang unang pinakilala ni Mars Ravelo sa mga babasahing comics ang makisig na si Captain Barbell. Dekada 70 naman noong unang lumabas sa comics ang Bakekang. Isa sa pinakaunang ginawa ng TV sitcom noong 1970s ay ang Baltic and Company. Sa comics din hango ang paboritong palabas ni Rosita. Yan na. Isa na. Gabi-gabi, bago pa man sumapit ng alas 8:30, nakaabang na siya sa harap ng telebisyon. Si Frido, nagdududa na lang kay Cassandra. Patay ka ngayon, Cassandra. Walang patid kasi niyang inabangan ng comics na Jezebel ni Mars Ravelo nang lumabas ito noong 1953. Pag yung nalaktawan ko yun, nainis nga ako eh. Kapag napalyan ko, nainis nga ako eh. Kaya naghahanap ko yung ano, yung labas na yon, yung kasunod na labas na yun, hindi ko na ano nabasa, naghahanap ko. Kanino nga ako nagtanong yun. Tuwing hapon naman sa sine novela, mapapanood ang tearjerker na magdusa ka. Pero alam nyo ba na una itong naisa pelikula noong 1986? Pinagbidahan ito ni Dina Bonneville. May sapatos at bat. Kwento ito ni Christine na pinagbawalan ng inang si Toyang na makipagkita sa ama at makipagnobyo. Eh, hanggang kailan ako maghihintay? Pero sinuway niya ang ina, kaya pinalaya siya nito at isinumpa. Sobrang challenge na for me. Talaga sobrang drama. Tapos galing sa movie na sobrang drama, diba? Tapos nilagay siya sa TV. Tapos lalong ginawang sobrang drama. So iyak ang iyak. Pero ang kwento ng Magdusa Ka, hango rin pala sa isang antolohiya sa comics na gawa ng batikang manunulat na si Pablo S. Gomez noong 1960. It proves na simula noon pa lang talagang marami ng magagaling na writers. Na kahit sa comics pa lang, ina-adapt na into movies. Maganda itong ginagawa nila ngayon na i-remake nila for TV para at least malaman ng mga panibagong viewers, yung mga bagong generation ng mga viewers na meron palang masterpiece na ginawa dati. Ang mga kwentong isinulat ni Pablo S. Gomez, walang kupas pa rin na mamayagpag ngayon kahit higit 50 taon na siyang isinulat sa comics. Sa lahat ng naisa pelikula na gawang teleserye, ano po yung pinakapaborito niyong adaptation mula sa mga gawa niyo na nakita niyong ginawang pelikula? Sa totoo lang, mahal ko yung Magdusa Ka. Kasi unang-una, yan ang first starring role ni Dina Bonavie. Kaya mahal ko yung Magdusa Ka. Isa lamang ang Magdusa Ka sa hindi mabilang na akda ni Pablo S. Gomez para sa comics. Na isa pelikula na ang halos 300 kwento niya. Kagaya na lamang ng Machete, Pasan Ko ang Daigdig, at Petrang Kabayo. Kailangan magpamalas ka ng tatlong pagpapakabayan eh. Oh, bayani daw oh! Bakit sa tingin niyo po ay patok na patok ang pag-adapt ng mga comics sa pelikula o sa telebisyon? Unang-una, yung mga sikat at mga bihasang manunulat, nasa comics yan eh. Mm-hmm. Nung araw, pag sinulat mo sa comics, binibili ng pelikula. Mm-hmm. Hinahabol na ng tao yun eh. Kaya nakita mo, pagkain nilabas sa TV, sinusubaybayan na talaga. Taong 1952, noong unang naisa pelikula, ang isang kwentong hango sa comics. Ang Sawa sa Lumang Simboryo ni Amado Yasona na lumabas sa comics noong 1951. Madali nang mag-surface kasi sa comics.
yung potential ng karakter. Maging drama man ito, maging character story, o maging mga superhero, kita ka agad dyan ng mga director at ng scriptwriter ng television o ng pelikula yung potential na magagawa nila na kikiliti sa imagination ng mga manonood eh. Noong 2005, rumampas sa stage ang musical version ng comics na ang kagilagilalas na pakikipagsapalaran ni Zsa Zsatorna. Base ito sa graphic novel ni Carlo Vergara tungkol sa isang baklang parlorista na naging isang babaeng superhero dahil sa isang magic rock. Ang halang Pilipino saw the material as something worth producing for the stage. So, ang una kong naisip was, sige, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Hey! Ada? At dahil sa nakakatawan nitong kwento, umeksena rin ang Zsa Zsatorna sa pelikula noong 2006 na pinagbidahan ni Ross ng Padilla at Zsa Padilla. Nilulublog niyo ako sa drum ng tubig. Ito, nahuhuli niyo ako nakabistida. In fairness sa pelikula, pagdating sa spirit ng kwento, nandun naman siya. At yun nga, and bawa ko sa cast. Lumipas man ang kasikatan ng comics, walang kupas pa rin ang mga kwento mula sa mga pahina nito. Kaya naman tiyak na magpapatuloy ang pagsasalaysay nito. Mapapelikula man, telebisyon, o entablado.